Ito, makailan ay naglabas ng NEDA tungkol sa 64 pesos na budget sa pagkain ng mga Pilipino. Marami ang agad na umalma rito. Pero ano nga bang nasa likod ng datos na ito? Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga sa inyo lahat yan sa studio. Ano nga bang ibig sabihin ng 64 pesos na food poverty threshold? Ang ibig sabihin nito, ito yung pera na kapag meron ka nito, ito ang panggastos mong pangkain sa buong araw ay masasabi na ikaw ay food poor na. Ibig sabihin yan, salat ka na sa pagkain. At kapag 65, hindi ka na salat sa pagkain. Hindi ka na poor in terms of food. Ito ay na-compute sa pamamagitan ng pag-divide kasi meron tayong figure na food poverty for a household of 5 people. Kung may 5 tao sa isang household, ang food threshold ay 9,851 pesos a month. Pag nindi-divide nga naman natin yan ng 30 days divided by 5, lalabas po ay kung i-round natin ay 64. So sa economics kasi may mga tinatawag tayo mga averages, indicative yan ay average lamang. Yan ay may mga taong mas mataas dyan ang pangangailangan, may mas mababa. At ginagamitan din nila yan ng prinsipyo ng yung tinatawag na economy subscale. Kasi yung 64 peso sa isang tao yan, pero dahil 5 tao yan, galing yan sa mas malaking value na kung gagawin natin ay 64 times 5 ay 320 ang lumalabas. Yung 320 yan yung sa isang pamilya. At sa economic kasi may sinasabing mas murang kumain ka na mas marami kayo. Eating by the group is cheaper compared to mag-isa ka. So, kunyari, bibili ka na isang itlog, kakainin mo yon, di ba? Pero kung dalawa na kayong kakain ng itlog, hindi mo naman kailan bumili ng 2 itlog. Pwede ng isang itlog, magkasya pa rin sa inyong 2 at magkahati kayo. Yung konsepto ng hatian, yan pong payak na paliwanag pagdating sa economy subscale. Ganun pa man. You know, ganun pa man. Ang mahirap kasi dito, ang ginagamit na paliwanag ng ating mga ekonomista sa pamahalaan ay sa wikang Ingles. So hindi maintindihan ng ordinaryong mamamayan, number one. Number two, yung mga prinsipyo ng indicative at average, yung economies of scale, hindi po yan nakaka-relate dyan. Hindi dahil sa salat sila sa pag-unawa, kundi napaka-technical yung mga konseptong yan. Tapos andyan pa yung hindi lamang yung dahil ginagamit ang English ang hindi makarelate ang mga tao. Kaya hindi makarelate ang mga tao sapagkat sa kanilang karanasan, ang 64 pesos sa isang araw ay kulang pa nga sa isang pagkain, sa isang kainan, sa isang breakfast. Ako may kinausap ako na kasambahay namin, 5 sila sa pamilya, tinanong kung kasya sa kanila yung 320 pesos a day. Kasi yung 64 sa isang tao lang yan. Kung 5 sila, imumultiply mo sa 5, 320. Tama ba mathematics ko? Ano? Sabi ko, kasya ba yung 320 sa inyo? Sabi niya, ako sir, yan pong 320 na yun, isang kainan lang yan. So kapag pag-uusapan natin ang karanasan ng isang ordinaryong mamamayan, mukhang malayo yung 64. Hindi makarelate. Kasi ang konsepto kasi nito, dapat sa aking pananaw lamang ha, dapat hinihiwalay natin yung konsepto ng kahirapan sa pagkabusog. Hunger should be separate from the concept of poverty. Dahil hindi ibig sabihin porket hindi ka na nagugutom, na hindi ka na kumakain, kumakain ka na ng 3 beses sa isang araw, na hindi ka na mahirap. Yun ang isang importante yung dapat malinaw. At importante din, ihiwalay natin yung basta, yung nutrisyon sa hunger. Kasi maaring ikaw ay hindi ka naman nagugutom sapagkat panay ang kain mo maghapon. Pero kung puro instant noodle ang kinakain mo dahil yun ang mura, hindi ka naman nourished, hindi nutritious ang kinakain mo. So ito yung mga konsepto na dapat nating himayin. Kasi, but the bottom line is this. Sa halip na matuwa, kasi ang ibig sabihin ng 64, pag 65 na ang iyong ginagastos, di ka na mahirap. Pag 63 at 64, mahihirap ka pa. Yun ang ibig sabihin ng food poverty threshold. Pero, ang isang tao, ang 65, sa karanasan nila, mahihirap ka pa din nun. So, kaya nagkakaroon ng disconnect. Bukod sa English na ang ginagamit na paliwanag na hindi naiintindihan ng mga tao. Napaka
alien pa sa kanilang karanasan yung paliwanagan mo sila na may mura kasing instant noodle, 7 piso, andyan yan. Parang sabi, saan ka hahanap ng 7 pisong instant noodle? Aber nga. Meron kaping 4 na piso lang. Iyon ang kinompute nila doon na binasihan nila sa computation nila ng 64 eh. Yung least cost method. Hindi lahat ng tao may access sa 7 pisong instant noodle. Kahit ako nga, maglibot ako dito sa amin sa Los Baños. Di ka lang, kumahanap ako ng 7 pisong instant noodle. At kung laging instant noodle ang kakainin mo, abay, hindi ka nga siguro nagugutom. Pero ang katawan mo naman, baka magkasakit na in the future. So yung being hungry and being poor, magkaibang konsepto yan. So dapat pag-isipan natin yan. Dapat tama naman ngayon, inadmit naman ni Secretary Arisanio Balisacan ng NEDA at maging ni Dennis Mapa ng Philippine Statistics Authority na talagang kailangan pang improving itong indicator na ito. Kailangan i-update ito sapagkat hindi na updated. At kailangan pang, sa tingin ko, ang hamon sa mga tao sa gobyerno. Yan ang sinasabi ko eh, pilit natin inaalis ang wikang Pilipino, ang wikang sarili. Matutupo tayo magpaliwanag sa mga tao in simple terms. Yung nakaka-relate sila, hindi po yung sa wikang Ingles. Kasi alien na nga sa kanila, hindi na maintindihan yung paano naging hindi ka na mahirap kapag 65 ang ginagamit mo sa isang araw, pangkain, ay hindi pa rin maintindihan yung paliwanag. So yun lamang po ang punto de vista ngayong araw na to. Balik sa inyo dyan sa studio at maraming salamat. Maraming salamat po, Professor Contreras.